Ang Amerikanong ito ay nagpunta sa North Korea at pinagsisihan ito. Walang duda na ang North Korea ay ang pinakanakakatakot na bansa na maaaring tirhan ng isang tao. Bihira ang mga video sa North Korea. Ngunit kung minsan, may ilang matatapang na individual na nagli-leak ng mga video papalabas ng bansa. Mula sa makabagbagdamdaming footage ng tangkang pagtakas ng isang mag-ina hanggang sa nakapangingilabot na propaganda video ng North Korea tungkol sa United States. Sa ating unang video, makikita natin ang isang naarestong Amerikano. Siya si Kim Dong-chul, subalit tinatawag siya sa North Korea bilang prisoner number 429. Siya ay isang American businessman na ipinanganak sa South Korea. Si Kim ay isang Kristiyano at noon ngang 2015 ay nagpunta siya sa North Korea para sa isang missionary work. Ngunit noong October 2015, siya ay inaresto ng North Korean police. Siya ay inakusahan bilang espiya ng United States kahit na walang sapat na katibayan. Noong March 2016, sa pilitan siyang dinala sa isang press conference na inorganisa ng North Korea. Noong oras na yon, walang ibang choice si Kim kundi basahin ang nakahanda ng pahayag na isinulat para sa kanya. Napilitan siyang humingi ng paumanhin para sa pagnanakaw ng military secrets at para sa pagtatrabaho bilang isang espiya ng United States at South Korea. Napilitan siyang aminin ang mga krimeng ito kahit na walang ebidensyang magpapatunay rito. Pagkatapos ng show trial na ito, si Kim ay nasentensyahan ng 10 years of hard labor at siya ay ipinadala sa isa sa mga kilalang prison camps sa North Korea. Maraming tao ang hindi na nakalalabas ng buhay sa mga kampong ito. Ngunit sa kabutihang palad, noong May 2018, nakipagkita si Mike Pompeo kay Kim Jong-un. Pagkatapos ng pagpupulong, pinalaya ang ilang American detainees sa loob ng North Korea at kasama si Kim sa mga ito. Ibinalik siya sa Amerika makalipas ang ilang araw kung saan siya naninirahan magpanga ngayon. Nakapangingilabot lang isipin na gumugol si Kim ng 950 days o halos 3 taon sa loob ng prison camp kahit na wala naman siyang kasalanan. Next, tingnan naman natin ang pagkukunwari ng traffic lady na ito. Binibigyan ng North Korea ang kanilang mga mamamayan ng iba't ibang trabaho at tungkulin upang magmukhang normal ang kanilang bansa at ito ay pangunahin nilang ginagawa para sa mga dayuhang bisita. Ang video na ito ay kinunan sa downtown Pyongyang. Kinunan ng kameraman ang mga taong naglalakad sa kalye at kalaunan ay ang trapiko sa kalsada. Sa sandaling makita ng traffic lady na kinukunan siya ng video, dali-dali siyang nagtrabaho. Nagsimula siyang sumipol at mag-ayos ng trapiko. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsipol at pagwagayway ng kanyang mga kamay, wala naman talaga siyang ginagawa. Ang mga sasakyan ay patuloy na dumaraan at binabaliwala lang siya ng mga tao at tumatawid pa rin sa kalye. Sa madaling salita, tila nagpapanggap lang siyang nagtatrabaho. Halata naman sa video na hindi naman talaga kailangan ng North Korea ng mga traffic control officers. Bibihirang tao lang ang may sasakyan sa North Korea, kaya naman karamihan sa mga nagtatrabaho, kabilang ang mga sundalo ay naglalakad at nagbibisikleta lamang kapag pumapasok sa trabaho. Sa sobrang konti ng sasakyan sa North Korea, madalas nakikita ang mga bata na naglalaro sa gitna ng kalsada. Next, tingnan naman natin ang tangkang pagtakas ng isang mag-ina mula sa North Korea. Ang video na ito ay kinunan mula sa China. Sa kabilang panig ng lawa na ito ay ang North Korea. Ang karamihan ng mga tao sa video ay mga North Korean police, samantala ang nakatayo sa nagyeyelong lawa ay isang ina at ang kanyang anak na babae. Kung titingnan mong mabuti, makikita mong inaaresto sila ng mga North Korean police. Sinuhulan ng mag-ina ang isa sa mga North Korean guard para makalusot, ngunit habang tumatawid sila sa ilog, nakita sila ng ibang mga gwardiya. Ang mag-ina ay inaresto kalaunan. Ngunit narito ang nakakalungkot na part.
Makikita sa video na tumatalon-talon ang babae sa pag-iyak. Iyon ay dahil alam niya na mapait ang sasapitin nila ng kanyang ina kapag ibinalik sila sa North Korea. Sila ay dadalhin sa isa sa mga kilalang prison camp sa North Korea at ang masakla pa rito, makukulong din ang iba pang miyembro ng kanilang pamilya. Ang North Korea ay may batas na tinatawag na 3 generations of punishment. Ibig sabihin, kapag ikinulong ang isang tao sa bilangguan, ang kanyang mga magulang at mga anak ay makukulong din sa bilangguan kasama niya. Ginagawa ito ng North Korea upang panatilihin ang takot sa kanilang mga mamamayan nang sa ganon matiyak nila na walang sinuman ang magtatangkang tumakas. Next, tingnan naman natin ang bakanting airport na ito. Marahil iniisip mo na abandonado ang airport na ito. Ngunit hindi. At sa katunayan, ito ang pinakaabalang airport sa North Korea. Hindi mo kailangang mag-alala sa mahabang pila o mamiss ang iyong flight. Iyon ay dahil halos wala namang tao kahit saan. Kakaunti lang ang staff at mabibilang mo sa kamay ang mga pasahero. Ang mga North Korean ay hindi pinapayagang umalis ng bansa, kaya maaari nating sabihin ang airport ay para lamang sa mga elite at mga dayuhang bisita. Kung sasakay ka sa nag-iisang airline ng North Korea, asahan mo na ikaw lang ang tanging pasahero sa eroplano. Isipin mo na lang kung gaano nakapangingilabot ang feeling na yon, katropa. Ngayon, tingnan naman natin ang mga nagugutom na bata sa loob ng North Korea. Ang video na ito ay nagmula sa Haeju City sa North Korea. Ipinapakita sa video ang isang orphanage na puno ng mga nagugutom na bata. Sadly, ang mga bukirin sa North Korea ay hindi napapanatili ng maayos at ang rehimen ay sadyang walang pakialam sa kanilang mga mamamayan dahilan upang magutom ang maraming tao, partikular na ang mga bata. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga batang ito ay mayroong ding mga sakit na hindi nagagamot. Iyon ay dahil walang sapat na medical supply sa syudad. Sa North Korea, kapag nabigo ang pagsasaka, hindi binibigyan ng gobyerno ang kanilang mga mamamayan ng sapat na supply na pagkain. Sa halip ay binabawasan pa nila ang mga rasyon. Nangangahulugan ito na kakaunting pagkain lang ang nakukuha ng mga tao na lalong nagpapalala sa problema. Habang si Kim Jong-un ay gumagastos ng tinatayang $5 million kada taon sa pag-aangkat ng mga mamahaling pagkain para sa kanyang sarili. Finally, tingnan naman natin ang propaganda video na ito ng North Korea tungkol sa United States. Nagtataka ka rin ba katropa kung bakit tila ayaw ng mga North Koreans sa US? Well, ito ay dahil ito ang ipinapakita sa North Korean TV. Panoorin ang video na ito. These people lie huddled together with their dead friends in blue body bags, drinking coffee cups full of local snow. Many Americans have to live like this daily and are entitled to one cup most days. Ipinakita yan sa North Korean TV. Sinasabi nila na ang mga Amerikano ay walang tirahan at nakatira lamang sa mga tolda sa niyebe. Kailangan din nilang uminom ng kape na gawa sa niyebe. Ipinapakita rin nila ang mga taong natutulog sa mga sleeping bag, ngunit sinasabi nila sa video na body bag ang mga ito. Ang mga tahasang kasinungalingan na ito ay para magmukhang masama ang Amerika at gawing pinakamaganda ang buhay sa North Korea. Kung ipapakita nila ang tunay na pamumuhay sa Amerika, tiyak na madidismaya ang mga North Korean at mapagtatanto nilang mas malala ang buhay nila sa North Korea. Sa kasamaang palad, ang access outside world ay sobrang limitado sa loob ng North Korea, kaya ito lang ang tangi nilang napapanood. Meaning, karamihan sa mga mamamayan ng bansa ay talagang naniniwala sa propaganda na ito. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Sa tingin mo, alin sa mga video na ito ang pinaka-shocking? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Make sure na panoorin din ang iba pang mga video na kabilang sa playlist na iyong nakikita sa screen. Pindutin lang ang card na makikita sa itaas. Narito ang sample preview. Panoorin. I escaped North Korea when I was 13 years old. Up until then, my life was a torture. Ang North Korea ay ang pinakabrutal na bansa sa mundo.
Ilegal ang pagkuha ng video at litrato sa loob ng bansa nang walang pahintulot ng gobyerno. Ngunit ngayon ay mapapanood mo ang ilang mga video na magpapatunay kung gaano kabrutal ang North Korea. Mula sa masaklap na pamumuhay ng mga babaeng sundalo hanggang sa makapigil hiningang pagtakas ng isang sundalo mula sa North Korea. So that's it. Maraming salamat sa panonood and see you next time.